Good day guys, eto nandito na naman tayo at tuloy natin ang ating talakayan. Bago ang lahat, recap muna tayo about sa basic principle for Grand Lodge regularity and recognition and exclusive territorial jurisdiction and can trace origin back to the three mother Grand Lodges of the world, namely United Grand Lodge of England, the Grand Lodge of Scotland, and the Grand Lodge of Ireland. This is where all Grand Lodges receive its Masonic authority. Sabi nga nila, Grand Lodge that lack of a regularity of origin is considered clandestine. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano! Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga familia? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika! Ang tigil ka nga! Lahat tayo yung interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Sobrang daming may amity and recognition sa Grand Lodge of the Philippines. These grand jurisdictions are considered the largest Masonic community in the world, sometimes referred to as mainstream Masonry. They are distinguished by their common amity with either United Grand Lodge of England, the premier Grand Lodge of the world, the Grand Lodge of Scotland, and the Grand Lodge of Ireland. May mga cases naman na a Grand Lodge that has regularity of origin and regularity of practice but lack of amity with other Grand Lodge in its territory, it's called unrecognized Grand Lodge. Ito po yung nabanggit ng isang viewer natin na si Sir at Sib Liazra. Ang sabi nga, ipaalala ko lang sa'yo na tamang termino na ginagamit kung walang amity and recognition ang dalawang Grand Lodge. Ito ay ang not recognized. Mismo ang United Grand Lodge of England ay hindi gumagamit ng salitang clandestine yan. Pero ang mga unrecognized Grand Lodge is may regularity of origin niya mga yan and regularity of practice. Pero wala lang amity and recognition sa isang Grand Lodge. Siguro may sasagot na ganito kasi pag nagtanong ka sa lahat ng Mason na nasa loob ng teritoryo ng Grand Lodge of the Philippines, isa lang maririnig mo sa kanila. Legit kami, kami ang nauna at kami ang totoo. Pero mapapansin mo naman is wala sa listahan ng tatlong premier Grand Lodge of the world dahil may sinusunod dyan at hindi pwede magbago magpakailanman. Yan. May sasagot dyan for sure na unrecognized Grand Lodge lang kami pero regular kami. Wala sa listahan ng Grand Lodge of the Philippines at gusto nating malaman if legit ang isang Grand Lodge, balikan lang natin yung webpage or website ng tatlong premier Grand Lodge of the world. The UGLE, the Grand Lodge of Scotland, and the Grand Lodge of Ireland. Pag wala pa rin sa tatlong yan, it means may possibility na irregular, fake, or hindi legit, or worse, clandestine ang Grand Lodge na ito. Yan. Magbigay tayo ng sample para maunawaan ng lahat kung ano ba ang tinatawag na unrecognized Grand Lodge. Yan. Sample is the Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma, free and accepted Mason, a regular Grand Lodge but no amity and recognition from Grand Lodge of the Philippines. Alam ko nagpasa na ang Grand Lodge of Oklahoma for amity and recognition, ngunit wala pang sagot sa pamunuan ng Grand Lodge of the Philippines. Ipupunta natin ang webpage o website ng Grand Lodge of the Philippines, makikita natin sa list ng amity and recognition nila is wala dun ang Prince of Oklahoma. Pero pag hinahanap mo sa tatlong premier Grand Lodge ng mundo, andon ang Most Worshipful Prince of Grand Lodge of Oklahoma sa listahan ng mga ito. Isang pagkilala na ang Prince of Grand Lodge of Oklahoma ay isang regular na Grand Luhiya na nabibilang sa premier Grand Luhiya ng mundo. At syempre, malinaw na regular at legit na Grand Lodge ito. Yan. Hindi natawag na unrecognized Grand Lodge kasi ano sila, hindi sila irregular at hindi din sila clandestine. Ibig sabihin may regularity of practice and regularity of origin. May full amity and recognition sa Grand Lodge of England pero wala siyang amity and recognition sa Grand Lodge of the Philippines. Yan. Unrecognized Grand Lodge ang tawag sa ganitong pangyayari. Ito yung pinakamagandang sample. Ibig sabihin is merong amity sa three premier Grand Lodge of the world pero wala sa Grand Lodge of the Philippines. Nangyayari talaga yung mga ganyang bagay pero hindi sila masasabi na regular or clandestine. Kasi meron silang lineage. Yan yung tinatawag na lineage, guys. Yan ang magandang sample sa unrecognized Grand Lodge. Yan.
May narinig ako na ano, okay lang naman na wala kami sa listahan. Dahil masonry ang inaaral namin dito at hindi yung mga amity and recognition. Eh, pwede rin naman, wala namang problema yung ganun eh. Tama din naman talaga sa isang banda. Parang ganito yan, nag-aaral ka sa isang eskwelahan na hindi accredited ng CHED or maging undeped. Pero nagbabayad ka ng tuition fee and all types of miscellaneous fee with langgunisa and tapa, dur-ta-dur pa. Kayo na maghusga for sure, alam nyo na yan guys, lugi diba? Yun parang ganun. Lugi, alam nyo yun, napakadali nun. Mas gawin pa natin ang isang magandang senaryo. Dahil guys, pinag-uusapan na natin ang Prince Hall, Grand Lodge at Lodges. May nakarating sa ating balita about sa bagong Prince Hall Lodge na nagtayo at nagle-labor sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. At alam naman natin na dalawang Grand Lodge lang ang pinayagan na magtayo or mag-labor sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Those of Lodge Perla del Oriente, number 1034, Scottish Constitution of the Grand Lodge of Asian Friend Accepted Mason of Scotland, and the Mabuhay Lodge number 59 of the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Washington. Both of their respective histories merit mutual recognition and local existence in the country, despite of territorial claim of the Grand Lodge of the Philippines, to which both lodges maintain friendly relation to this day, include inter-visitation right. Yan. At ang bagong lodge na ito na sinusubukang baguhin ang isang sistema na alam natin na hindi masisira at hindi magbabago kahit pa lumipas ang ilang daan taon. Ganun talaga, maging lumipas man ang daan-daang taon for sure, hindi mangyayari yan. At ang luhiyang ito ay under ng Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Virgin Island Free and Accepted Mason. At ang pangalan ng luhiya is Mount Apo Maharlika Lodge number 28, Island Garden City, Samal, Davao del Norte. Ang information na yan guys is pinadala noong July 17, 2022, Sunday 11:24 PM. Yan. Ang subject niyan is Mount Apo Maharlika Lodge number 28. Ako mismo is nakita ko kung paano sila gumalaw at kung paano sila dumami. May kwento ko sa inyo guys is during that time na nasa Oklahoma jurisdiction tayo, syempre Prince Hall Masonry yan at Desert Light Military Lodge number 124, may isang stated na biglang nagkaroon ng isang confusion dahil sa bagong tayong lodge yan. And that is under the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Virgin Island Prince Hall Affiliation, na biglang dumating at nagproklama na isang legit na lodge. Dahil doon, biglang nahati at bumaba ang bilang ng lodge namin kung saan ako nabibilang. Dahil sa dami ng gustong mag-demit at naguunahan pa sila para umalis at makalipat sa bagong lodge na ito dahil sa pangakong titulo o posisyon na ibibigay sa mga lilipat dito. Yun. Kasi as in kararating lang nun, ang dami kagad ng demit. Siguro hindi rin nila naihintindihan yung mga bagay na gano'n. At dahil sa karapatan ng isang mason na mag-demit or mag-resign, pinagbigyan ng mga ito at ang kasunduan na hindi na sila makakabalik sa Grand Luhiya dahil sa paglipat sa isang huwad na Grand Lodge at nagproklama na hindi nakikilalanin ang lahat ng title na meron sila sa loob at labas ng Grand Luhiya. Yan ang matapang na tugon ng pamunuan ng Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma. Yan. Siyempre balikan natin or implement natin yung searching habit na ginagawa natin dito to seek an answer about the status of this Grand Lodge of the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Virgin Island. Siyempre, with the help of this technology and the Premier Grand Lodge of the world, namely the Irish Constitution, Grand Lodge of Ireland, the Scottish Constitution, Grand Lodge of Scotland, and the English Constitution, the United Grand Lodge of England. Makikita natin dyan kung talagang regular ang Grand Lodge na to eh, kasi syempre tracing yan. Ang totoo talaga, hindi natin makikita sa mga list of regular Grand Lodge at maging sa Grand Lodge of the Philippines ang Prince Hall Grand Lodge of Virgin Island. At dahil galing ako sa Prince Hall of Oklahoma, during that time, nakareceive ako ng isang circular para sa Virgin Island, Prince Hall. Basahin natin isang circular at mga email about sa status ng Prince Hall Virgin Island. Matagal na to, mga nasa 2015 pa to, alam ko eh. O ito, stated meeting of Desert Light Military Lodge number 124 of the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma, Free and Accepted Mason, dated October 8, 2016. Reading minutes from September 10, 2016. Order of Business number 8, reading of letters, bills, and correspondence. Secretary Alexander read the correspondence from the Most Worshipful Grand Lodge of Oklahoma, Most Worshipful Grand Master Derivon regarding the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Virgin Island. Only being recognized as irregular and does not enjoy fraternal relation, DDGM Thompson reminded to everyone that we are all men first and to always recognize our brothers, but not to discuss any lodge meeting business in their presence. Ang next na babasahin natin guys is ang circular
dated December 4, 2015. Invasion and organization of the Prince Hall Grand Lodge of Virgin Island from the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge Free and Accepted Mason of the Caribbean, the Most Worshipful Union Grand Lodge Free and Accepted Mason of Florida, and the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma. The establishment of Prince Hall Grand Lodge of Virgin Island directly violated the sovereignty of an established Grand Lodge, mainly the jurisdiction of Oklahoma. This unmasonic act have rocked the foundation of the Prince Hall Freemasonry and have caused unnecessary strife within the Prince Hall family. Therefore, this action have been adjudged by the Grand Lodge of Oklahoma to be a reflection upon the stature of the dignity of Masonic institution and to be determined and to be detrimental to the best interests of Prince Hall Freemasonry in our jurisdiction and within our sister jurisdiction. This action is being taken for the best interest of the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma, the Reborn Most Worshipful Grand Master. Yan. Yan yung mga circular at proclamation na nabasa natin nung panahon na nasa Oklahoma jurisdiction tayo. Ibig sabihin, matagal nang binibigyan ng warning at paalala ang mga miyembro nito. As of now guys, ang current Grand Lodge ko is the Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Washington and Jurisdiction. Pero halos ano pa rin yan eh. Ganun pa rin naman yung stand ng lahat ng Prince Hall. Ang totoo guys is malaki ang pamilya ng Prince Hall Masonry. As of today, Prince Hall Fraternity is the largest predominantly African-American Masonic body in North America. It has over 4,500 lodges worldwide, forming 45 independent jurisdictions with a member of over 300,000 Masons. Yan. Sabi nga nila, a Grand Lodge is a governing body of Freemasonry within a particular territory, where territory usually means a country or state. Parang 45 na Grand Lodge of the Philippines yan. Ganun kalaki ang Prince Hall Masonry. Prince Hall affiliation yan guys ah. Sabi nga ng webpage ng United Grand Lodge of England na some countries have many Grand Lodges present within their borders. Generally speaking, United Grand Lodge of England will only recognize one Grand Lodge in one country territory. Nevertheless, there are exemptions and it recognizes two Grand Lodges in certain territory such as the United States. For a specific and historical reason, it should be noted, however, that United Grand Lodge of England recognized two Grand Lodges in a specific territory. Both Grand Lodges have amicably agreed to share that territory, albeit remaining as separate and sovereign entities in their own right. Sa US lang guys, at hindi na mangyayari pang muli dahil sa napaka-centralized ng sistema na meron ang masonry sa mundo. Yan. Alam nyo ba guys na kahit ganong kalaki ang Prince Hall Masonry, 45 Grand Lodges yan eh, nakagovern yan sa iisang sistema. At yan guys, ang Conference of Grand Master, Prince Hall Mason Incorporated, consisting of Grand Master of the jurisdiction that make up the Prince Hall Masonic Family. It means PHA ito or Prince Hall Affiliation, Prince Hall. Kung gusto nyong puntahan kung ano ang Conference of Grand Master, syempre check nyo lang sa Google, type nyo lang Conference of Grand Master at lalabas na dyan yung kanilang webpage at website. At ang nakalagay nga dyan sa kanilang webpage is Conference of Grand Master Organized 1887, Prince Hall Mason. The objectives of the Conference of Grand Master Prince Hall Mason Incorporated shall be to perpetuate fraternal harmony among the Grand Lodges of the jurisdiction, to share constructive ideas, to promote and encourage community involvement with the business sector, to conduct educational workshop seminar, to support charitable agencies that assist those persons less fortunate than ourselves, and to extend strong educational support to our youth. At syempre guys, para makita nyo kung alin ba ang legit at regular Grand Lodges ng Prince Hall, is pumunta tayo sa link ng jurisdiction link yan. At makikita mo dyan at lalabas dyan ang lahat ng Prince Hall affiliation na Grand Lodges na miyembro ng Conference of Grand Master. At lagi yung tatandaan na kapag ang isang Grand Lodge is nagpakilala, then nakalagay sa kanila is Prince Hall, check nyo lang sa Conference of Grand Master kung nandun sila. Pag wala sila dun guys, is ibig sabihin is hindi sila kasali as a regular Grand Lodges ng Prince Hall. Ang lahat ng regular Grand Lodges ng Prince Hall guys is miyembro ng Conference of Grand Master yan. Walang hindi miyembro dyan na irregular at lahat dyan is regular. Modern day Mason from clandestine lodges in the Philippines should take a cue from the Masonic forebears of 1917. Yes, at the start, there was no Masonic recognition between Filipino and American Mason due to restriction brought about by different Masonic obedience, Masonic law, and violation of ancient landmarks. Despite their differences, each lowered their pride and worked together to find a common solution wherein they both
could meet on the level as brethren. The resulting harmony solidified the Grand Lodge of the Philippine Island into the only Filipino Masonic jurisdiction to reckon with today, nearly 500 lodges and counting. Sadly, a few disgruntled Masons with political agendas and or personal ambition got in the way of an already resolved issue of the Filipino Masonic unity in 1917, resulting to where their progenies are today. Disfranchised and able to travel in foreign countries, work and receive Master Mason wages, this issue of the cable tow will most probably find its way to clandestine jurisdiction. So be it. Here's my unsolicited advice to clandestine Mason. If you find yourself shortchanged on your wages as a Master Mason, there is no other recourse and relief for you but to throw away your inferior working tools and knock at the door of the most worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Mason of the Philippines. If you can lower your pride and begin again, it's not too late. Yan ang sabi ng Grand Lodge of the Philippines, cable tow yan. Hindi natin kailangan magpakalunod sa agos ng panahon dahil ang lahat ay lilipas at ang lahat ay may sariling oras. Wala tayong magagawa upang balikan o ibalik ang mga nawala upang ito'y itama. Ang lahat ay ibabaon. Ang lahat ay lilipas. Napakabilis ng oras, tayo din ay magwawagas. Ang tanging nanaisin, sana naman tayo maisip din. Gaya ng mga bayani na mistulang naghahari, maging sa kapanganakan o maging sa kanyang kamatayan, tayo'y nakikibaka, tayo'y nakikisama. Pero hindi natin sila lubusang kilala. Gaya ng ating sarili na nawala na ng ligaya, respeto at pagkilala. Gusto man natin magkaroon ng kasagutan ang lahat ng katanungan. Hanapin man natin ang katotohanan, maging ang may akda nito o ang mga iniidolo nyo. Inabot na ng ilang siglo, binatilyo na ang una mong apo. Hindi pa rin ito masasagot bakit kailangan pang magkagulo. Para sa ating kaalaman, ang oras ay lilipas, pagkakataon ay lalampas. At tanging dalangin sa biyahe ng pagkakataon, naway makuha mo rin. Ang panahon mo ay ngayon, kumikinang ka, maging sa dapit hapon. At sa paglubog ng araw, panibagong kahapon ang matatanaw. Hanggang kailan ka maghihintay, gurong manlalakbay. Haring araw, ilang ulit, lulubog lilitaw. Pag-asa ng kinabukasan, akin ang matatanaw. At sa agos ng panahon, tanging dasal ko, ako din ay aahon. Isang kalakasan upang aking harapin at aking tanggapin. Buhay na nakatakda para sa akin. Aking lumikha, naway pansinin mo pa rin, isang munting kahilingan. Ako din ay aahon, hindi man ngayon, pero sa tamang panahon. Dahil ang lahat ay nakatakda, sa paglipad ko, ang lahat ay mabibigla. Sa buhay na may wagas, na tila isang landas. At tanging mga bakas, na nagmimistulang panulat, na siyang maglalahat ng isang kwento, ng isang mensahero, na ang tanging ngalan ay Mao Katipunero. Dahil ang panahon mo ay ngayon, kung makikita mo lang, kumikinang ka, takip silim na ngayon. Title po nito ay Panahon Mo Ay Ngayon. Mabilis ang komposisyon niyan ng inyong lingkod at syempre hanggang doon na lang naman. Shout out sa lahat ng nakikinig at nanonood. Shout out Kuya Frank Red Xavier, Jing Green X-Men. Shout out sa inyo. Syempre shout out Cable Toe.